Mayroon bang isang bagay tulad ng teething fever? Maraming mga ina ang nag-aalala tungkol sa kalusugan at ginhawa ng kanilang may ngipin na anak. Nagbibigay ang artikulong ito ng ilang mga tips sa mga sintomas ng pangingipin at pangangalaga sa bibig sa panahon ng magaspang na oras na ito para sa mga sanggol. Ito ay ang kagalakan ng bawat magulang na makita ang kanilang mga anak na bumuo ng isang malusog at masayang ngiti. Karamihan sa mga bata ay magsisimulang magluto o magpatubo ng ngipin karaniwan mga 6 na buwan ang edad. Karaniwan ang mga ngipin sa ibabang harapan ay unang dumarating bagaman ang ilang mga bata ay maaaring maantala hanggang sa 15 hanggang 18 na buwan ang edad bago tumubo ang kanilang unang ngipin dahil isa itong nakasalalay sa bilis ng pag-unlad ng ngipin ng bawat bata. Ang American Academy of Pediatrics, the American Academy of Pediatrics Dentistry at American Dental Association lahat ay inirekomenda ang isang unang pagbisita sa ngipin sa edad na 1 taon. Ang pagbisita sa isang dentista ng bata ay isa pang mahusay na mapagkukunan para sa iyong mga katanungan sa pangingipin at pangkalahatang kalusugan sa bibig. Maari bang maging sanhi ng tevers ang teething? Sa anecdotality, maraming mga bagay ang sinasabing sanhi ng mababang antas ng pagtaas ng temperatura ng katawan sa panahon ng pangingipin. At sa gayon, ang salitang teething fever ay madalas na dinadala o mas kilala. Ang isa sa kanila ay ang pamamaga ng gum habang tumutubo ang mga bagong ngipin. Kung ang iyong sanggol ay nakakaranas ng pataas ng temperatura na lagpas sa 100 degree Fahrenheit o mayroong pagtatae, malaki ang posibilidad na ang bata ay may sakit na may ibang sakit na hindi nauugnay sa isang teething fever. Ang ganitong kaso ay inirekomenda na pumunta sa inyong mga pediatrician o dalhin ang iyong anak sa kanilang mga pediatrician. Ang isang malawak na pagsusuri sa panitikan ay sinasagawa na i-publish sa Journal ng American Academy of Pediatrics na tinitingnan ang mga palatandaan at sintomas ng pangunahing pagtubo ng ngipin. Para sa mga pagsusuri sa temperatura ng katawan, ang pagtubo ng ngipin ay maaring humantong sa pagtaas ng temperatura, ngunit hindi nailalarawan bilang mga lagnat. Palaging mabuti para sa mga magulang na magkaroon ng isang portable thermometer upang suriin ang temperatura ng sanggol upang masubaybayan ang tindi ng kanilang lagnat. Ang isang bilang ng mga bagay ay sinabi na maging sanhi ng mababang antas ng lagnat sa panahon ng pangingipin. Isa sa kanila ay ang pangangati ng gums na sanhi ng bagong ngipin. Mayroon ding labis na paggawa ng laway na inaakalang babagsak sa gat at maluwag ang dumi. Ang maluwag na dumi ng tao ay hindi kasing tulad ng pagtatae. Kung ang sanggol ay maraming iba pang mga problema na tinalakay sa ibaba, malaki ang posibilidad na ang bata ay masakit na ibang pangsakit na hindi nauugnay sa mga bagong ngipin. Sa ganitong kaso, pinapayo na magpatingin sa kanilang doktor. Nangyayari lamang ang pamamaga ng gilagid kapag ang ngipin ng sanggol ay dumaan sa ibabaw ng gums. Ang sakit at lagnat na ito ay dapat tumagal ng ilang araw. Gayunpaman, ang mga ngipin ng sanggol ay tumutubo sa gums sa iba't ibang panahon habang lumalaki ang bata. Sa bawat ngipin ng sanggol na nagdudulot ng pamamaga, ang siklo ng lagnat ay maaaring mangyari ng paulit-ulit. Ngunit sa kasamang palad, ang temperatura ng bata na naitala kapag nakuha ng bata ang unang ilang mga ngipin ay bumaba kasama ang kasunod ng mga ngipin. Sa makatawid, habang pinupuno ng mga ngipin ng gatas ang bibig ng bata, ang sakit at lagnat ng bata ay nauugnay dito.
Narito ang ilang mga sintomas ng pangingipin ng isang bata. Ang tindi ng mga sintomas ng pangingipin ay naiba mula sa isang sanggol na may ngipin na isa pa lamang. Mayroong mga bata na nagiging pusi habang ang ibang mga magulang ay gulat na makita ang isang sanggol na may bagong ngipin dahil sa kakulangan ng mga palatandaan. Ang ilang mga karaniwang naiulat na palatandaan ng pagingipin ng sanggol ay kasama ang mga sumusunod. Tish ng pantal. Kung ang drooling o ang paglalaway ay nangyayari sa pagingipin, ang patuloy na pagtulo ng laway sa balat ay maaaring maging sanhi ng isang pantal na maaaring makilala bilang chapping, shaping, rashes o pamumula sa paligid ng baba at bibig. Ang unang sintomas ng pagingipin ng bata ay ang drooling o ang paglalaway. Marami mga magulang ang naguulat ng labis na paggawa ng laway na may pagingipin. Normal din ang drooling para sa yugtong ito na pag-unlad ng isang sanggol at maaaring hindi isang maaasaang tagahulaan ng ngipin. Ang gag reflex at pag-ubo. Ang labis na paglalaway ay maaaring umubo na umubo ang bata o ang tinatawag na gag reflex. Kagat. Ang ilang mga sanggol ay tila nakakahanap ng kaluwagan sa presyon ng ngipin sa pamamagitan ng pagnguya at pagkagat. Umiiyak, naiirita. Ang ilang mga sanggol na may ngipin ay lilitaw na nakakaranas ng kakulangan sa ginhawa dahil sa pamamaga ng mga gilagid o ng gums. Kadalasan inilalarawan ito ng mga magulang bilang pag-uugali na pusi o umiiyak, maiyakin o naiirita. Pagdurugo. Paminsan-minsan ang isang hematoma na pagtubo ay maaaring mabuo sa mga gums ng bata na overlaying isang ngipin habang ito ay tumutubo. Ang isang hematoma ay ang pagtubo na magmumukhang isang pula o lila na paltos. Kadalasan lumulutas ito ng mag-isa habang tumutubo ang ngipin. Paano masasabi kung may sakit ang bata? Ang oras ng pagtubo ng pangunahing ngipin, 6 na buwan pataas, ay kasabay ng edad kung kailan nagsisimulang tuklasin ng mga sanggol ang kanilang kapaligiran. Ang yugtong ito, ang pagpapakilala ng mga kamay at bagay sa bibig ay normal. May potensyal ito upang ipakilala ang mga mikroorganismo na maaaring maging sanhi ng karamdaman. Ang mga palatandaan at sintomas ng karaniwang mga sakit sa pagkabata ay maaaring maging katulad ng mga problema sa pagingipin. Ang iyong maliit na anak ay maaaring magiging magalitin at tumanggi na kumain o mahirapan kang siya ay patulugin. Ang ilang karaniwang mga palatandaan at mga sintomas ng sakit sa ngipin. Ang bata ay may isang runny nose o tunog na masikip. Lagnat, mayroong mga pantal o rashes sa katawan ng bata. O ang bata ay nagsusuka o nagtatae. Kung nakakita ka ng alinman sa mga sintomas na ito, o hindi sigurado kung ang iyong anak ay nagdurusa mula sa isang sakit o mga problema sa pagingipin, huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa isang pediatrician para sa wastong pangangalaga. Ang pagingipin ay ang proseso kung saan ang mga ngipin ng isang sanggol ay tumutubo sa mga gums. Maaari itong humantong sa iba't ibang mga sintomas tulad ng banayad na pagkaligalig at kakulangan sa ginhawa. Maraming mga magulang at tagapag-alaga ang naguulat na ang lagnat ay tanda din ng pagingipin. Gayunpaman, walang ebidensyang pang-agham upang suportahan ang pag-aangkin na ito. Ang lagnat ay maaaring magkasabay o sumabay sa pagingipin. Ngunit malamang na ang nagpapahiwatig ito ng isang hiwalay na issue sa kalusugan katulad na lang ng impeksyon na mula sa mga bakterya o mga viral. Maaari bang maging sanhi ng lagnat ang pagingipin? Nagbabala ang Seto's Children's Hospital o SCH
na ang love knot ay hindi isang tanda ng pagngingipin, ngunit isang sintomas ng impeksyon. Ang mga impeksyong ito ay karaniwang nangyayari nang mas madalas kapag ang bata ay nasa 6 hanggang 12 buwan. Ang edad na ito ay kasabay ng edad kung saan ang karamihan sa mga bata ay nagsisimulang magngipin. Mayroong 2 pangunahing mga kadahilanan kung bakit nangyayari ang pagngipin at mga impeksyon sa magkatulad na oras. Una, tumataas na pagkakalantad sa mga bagong pathogens sa edad na 6 hanggang 12 buwan. Ang sanggol ay sumisipsip at nangunguya ng iba't ibang mga bagay habang sinisiyasat nila ang kanilang mundo sa pamamagitan ng paglalagay ng mga bagay sa kanilang bibig, na siya namang inilantad nito ang mga ito sa mga bagong germs, bacteria o mga pathogens. Pagkawala ng mga antibodies, kapag ang mga sanggol na nasa 6 hanggang 12 buwan, nagsisimulang mawalan sila ng mga antibodies na inililipat sa kanila ng kanilang ina habang ipinanganak. Nangahulugang ito na ang kanilang immune system ay kailangan tumugon sa maraming mga impeksyon tulad ng sipon. Upang ibuod, ang lagnat ay maaring mangyari sa halos parehong oras ng pagngingipin ng bata. Gayunpaman, ang lagnat ay isang palatandaan ng impeksyon sa halip na isang normal na sintomas ng pagngingipin. Narito ang ilang mga sintomas na hindi nauugnay sa pagngingipin ng isang bata, kasama ang mga sumusunod. Una, ang pagsusuka ay hindi sanhi ng pagngingipin. Pagtatae, malawak na rashes, labis na pag-iyak, pagkahilo. Ang isang sanggol na nagpapakita ng mga anuman sa mga nasabing sintomas na ito ay malamang na hindi maganda para sa kanila, dahil ito ay isang palatandaan ng matinding sakit na dulot ng impeksyon. Kung mayroon silang particular na matinding sintomas, dapat dalhin sila sa isang doktor o tagapag-alaga upang magpatingin ng lalong madaling panahon.